Mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang, Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Nandito na naman ang inyong Lola Sela para maibahagi sa inyo ang isa na namang kwento. At ito ang pakikipagsapalaran ni Pedro. Mga apo, diyan lang kayo at pakinggan ang ikwekwento ng inyong Lola Sela. Ang kwento ni Pedro. Ay, nasan na ang anak mong yon? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ay, naku naman, ang batang yon, oo. Nakakaasal talaga. Pedro! 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 Ay, naku, huwag mo nang hanapin yon. Baka andyan lang sa labas. Ay, makakatikim sa akin ang batang yon. Kung saan-saan na naman yun nagsusuot. Ay, nako. Eh, alam mo naman yun. Maraming kaibigan. Ang apo natin. Kaya wala siya rito. Lagot yun sa akin. Teka, hahanapin ko. Lagot talaga ang apo natin sa akin. Hintayin mo ako dito, ha. Huwag kang aalis. Ay, bilisan mo. Bayon? Ano? Kakatakot naman dito. Gabi pa man din. Madilim dito sa dinadaanan natin. Teka. Tingnan mo, oh. Nakikita mo ba yun? Ha? Oo, teka. Kung sino ka man, hindi kita urungan. Kung ayaw mo, sige. Iuwi na namin ito. Ay, naku! Pero yung isang pungis-ngis, binabato niya tayo ng buko. Naku! Anong gagawin natin? Nakakatakot siya. Anong gagawin natin? Teka. Halika. Natatakot ka. Halika dito. Magtago tayo. Baka tamaan tayo ang buko. Halika. Dito ka. Palapin na siya dito sa pinaruroonan natin, Peryong. Anong gagawin natin? Ayun! Humingi ng tulong, ah. Ngayon, kailangan nila ako. Kailangan na makapunta ako at mahanap kung ano yun. Humanda sa akin ang masamang elemento na yan. Kaya kailangan ko na ihanda ang aking espada. Maawa ka na sa amin! Wag! Maawa ka sa amin! Ako ang hanapin mo!
Huwag sila. Kailangan na mamatay ka dahil ikaw ang salot sa lugar na to. Pinapatay mo at pinatakot ang mga tao dito. Napakalaki niya. Kailangan ko umilad ng ganito. Kailangan na matalo ko siya. Titirahin ko ang mata niya sa loob. Oo, yun ang titirahin ko. Ang espada nito. Ito para sa'yo. Nakakatakot. Buti na lang andito si Pedro. Ang tagapagtanggol natin. Salamat, Pedro. Napatay mo ang bungis-ngis na yun. Isa siyang salot sa lugar na ito. Walang anuman. At mag-iingat kayo. Ngayon, wala nang katatakutan ng mga tao na dumadaan dito sa gubat na to. Salamat sa iyo, ha. Utang namin sa iyong buhay namin. Salamat, Pedro. Ayun ang lukong bata. At nagdadaldal sa mga tao doon. Teka nga, gugulatin ko siya. Hey! Pedro! Kanina pa kita tinatawag? Andito ka lang pala? Kayo pala, Lola. Ay, nako. Halika nga rito at pipingutin ko yung tenga mo. Hey! Masakit na ang lalamunan ko sa kakatawang sa'yo. Pati ang lulo mo. Hindi ka mahanap! Nandito ka lang pala! Kanita pa kita pinabibili ng suka dahil magpapaksiw ako ng bangos hanggang ngayon! Hindi ka pa nakakabila! Sige po, Lola. Bibili na po ako. Ay, dalian mo! Baka habulin kita ng kawayan para mapalo ka! Dalian mo! Abutan kita eh! Mapalo kita! Opo, Lola. Huwag. Lolo, si Lola, papaluin daw ako. Ay! Kayo ah! Huwag mong kakampihan ng apo natin! Malilintikan ka rin sa akin! Ano na naman bang ginawa mo ha, Pedro? Nako, sigurado ako na naka-inkwentro ka na naman ng mga bata diyan sa labas. Tapos, nakalimutan mo na inuutos namin ang lola mo, ha? Oo po, Lolo. O, tingnan mo. Sorry po, Lola. Ha? Napasarap talaga ako ng kwentuhan. Ang sinasabi ko sa'yo. Basta nakipagkwentuhan ka na, kalilimutan mo na yung mga pinapagawa ko sa'yo at inuutos ko sa'yo. Patawarin niyo po ako, Lola. Masakit niyang kawayan, Lola. Lolo, sawayin niyo naman si Lola. Masakit na eh. Tingnan niyo, namulat tuloy yung pinalo niya sa akin. Bakit? Gusto mo pa, ha? Gusto mo pa ng palo, ha? Tama na yan, Ijan. Tama na. Ijan, hindi sa kinakampihan ko yung apo natin, ano? Bay, huwag mo namang paluin si Pedro ng harap-harapan sa mga tao. Bay, hindi na ba tayong apo natin, Ijan? Bay, may isip na yan, ha? Paano kasi? Paanong hindi ako magagalit sa kanya? Wala sa katinoan yata. Lahat ng pinagagawa ko sa kanya, hindi niya ginagawa. Nakikipagkwentuhan lang sa mga bata dyan. Nagkikwento ng hindi kapani-paniwala naman at mga kababalaghan. Nako, Ijang,
Bay, hindi natin masisisi yung bata. E paano naman, ha? E maliit pa siya. Hindi niya gusto na talagang makipaglaro sa mga bata. Kaya yan, gumagawa ng sariling mundo niya. O sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwento-kwento na yan. Ay alam mo, gusto ko lang protektahan ang apo natin. Kung pwede lang sana na ayaw ko siyang tumanda, ayaw ko siyang magaya sa anak natin eh. Nako! Ayaw ko na maulit kay Pedro ang nangyari sa kanyang ama. Iyan, hanggang ngayon na hindi mo pa rin matanggap ang nangyari kay Juan. Ha? Hindi mo pa rin matanggap. Ay, tanggap ko na. Eh, pero ayaw ko nang pag-usapan. Napakasakit ang nawalan ng anak eh. At hindi ko rin matanggap na mawala rin sa akin ang aking apo. Ang ating apo pala. Teka, nasa na naman si Pedro at bakit hindi niya ako tinutulungan na magbilad ng mga isda dito? Ay, Pedro! Pedro, nasaan ka? Pedro! Ay, lintik na bata ito. Mapapalo ko na naman ito eh. Pedro! Sirena, dahil sa pagliligtas ko sa kanya. At alam nyo, binigyan ako ng gantimpala. Pagbukas ko ng baul, iluha talaga ang mata ko eh. Ah, ay, anong mo nang nakita mo? Ha? Sexy na babae? Ha? Doon sa baul? Mas pa sa nagkagandahan na chicks. Naku! Nagkagandahan na cellphone at mga camera at video. Pakita mo nga sa akin. Yung nakuha mo. Kina? Naku, tingnan ko lang. Pasensya na kasi hindi ako nakakuha. Tapos, tinangay ang baol. Yun tuloy, wala akong nakuha kahit isa. Pedro! Apo! Hoy! May hinahanap ka ng lula mo ah. Naku, lagot ka na naman kay lula mo. Ha? Ay, palo na naman ang aabutin mo yan. Bakit kasi nandito ka na naman? Sige po, alis na ako kasi hinahanap daw ako ng lola, sabi ni lolo. Ay, Pedro, halika na. At baka kung ano na naman ang gawin sa'yo ng lula mo, may galit na galit yun sa'yo. May dalang pamalo nga eh. Ha? Nako, Pedro, tatagay ako ng kaunti. Ha? Sige, oh, lolo. Baka po madamyan yung pag-inom ng alag. Hinahin lang po, lolo. Kaya ko yan. Oh, so, lolo. May mahuhulog yung buko, Pedro. Mahuhulog yung buko. Okay, mahuhulog kay Pedro yung buko. Ah, Pedro! Mahuhulog ka ng buko! Pedro! Naku, mabuti na lang. Hindi ka nabagsakan ng buko sa ulo. Naku. Ninirbius kami sa'yo. Akala namin talagang mababagsakan ka na. Ay, naka. Maswerte itong aking apo dahil ilang beses nang nalagay sa peligrong buhay nito ay sa disgrasya. Palaging nakakaligtas ang apo kong ito eh. Nako. Sana makasama natin ang pinaka magaling na albularyo dito. Ha? Ay, bakit? Marami na bang magagaling na albularyo dito? Oo, pero mas magaling pa rin ang anak ninyo, si Kuya Juan. Ay, nako, naalala niyo pang aking anak. Walang tatalo sa anak ninyo, lolo. Napakagaling na albularyo yung anak ninyo. Magaling na manggagamot. Lalo na yung mga taong may sakit at mga taong namamaligno. Nako. Magaling ho yun. Tay, kwento niyo naman ang tungkol kay nanay. Anak, hindi ka pa ba nagsasawa sa mga
kwento ng nanay mo. Alam niyo, Tay, na-imagine ko siya pag pinikwento niya sa akin. Kaya lang, di ko na siya nakita. Ah, naka, sige. Nakaroon tayo magkwentuhan tungkol sa nanay mo. Pero Tay, pwede bang kantahin niyo ako? Gusto ko na kantahin niyo yung kanta po ni nanay. Ah, sige. Basta ipangako mo sa akin na kapag kinanta ko yun, matutulog ka na. Opo, Itay. Pangako mo yan, ha. Matutulog ka na. Sige. Kakanta ako. At pagkatapos kong kumanta, talagang matutulog ka na. Alis ka? Ay, opo, inay. Kukuha lang ako ng halamang panggamot. Ay, bakit aalis ka ng ganitong oras? Eh, mas maganda ho. Yung ngayon, dahil malamig at hindi mahamog. Ay, mabuti pa itigil mo na yung ginagawa mo. At... Inay, ayokong itigil ang panggagamot ko. Eh, Juan... Pwede ba? Huwag ka nang magmama ang maangan pa. Pero inay, kailangan. Tay, alis ka. Saan ka pupunta? Sama ko sa inyo. Tsaka na lang anak. Kasi ngayon, malabig ang panahon. Huwag ka mulang sumama at baka magkasakit ka pa. Pero Tay, gusto kong sumama. Anak, huwag matigas ang ulo. Dito ka na, ha? Huwag ka lang sumama. Ako lang kukuha. Thank you po, Day. Mag-ingat po kayo. Ah, inay. Alis na po ako. Ah, sige, anak. Mag-ingat ka. Tay, mag-ingat kayo. Hali ka na, apo. Nasaan ka ba, anak? Juan! Nasaan ka? Itay, nasaan ka na? Ito! Anak! Nasaan ka na? Itay! Anong nangyari kaya sa anak ko? Anak! Nasaan ka na? Anak! Hoy, ang lalim ng iniisip mo, ha? Bakit? Ready na ba tayong papasok? Lika na! Ah, ginulat mo ako. Ah, nagugulat ka naman, Rina. Tara na nga. Naku, nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano ang kwento eh. Alam mo, iniisip ko kasi ang tatay ko. Naku, namimiss mo ang tatay mo? Oo. Nakakainis kasing isipin na nawala na lang siyang bigla. Di ko man lang ay pagtanggol. Naku. OA mo naman. Bata ka pa, kaya ganun. Alam mo? Mas naiinis ka kung ngayon, pag may nangyari sa akin, ipagtatanggol mo ba ako? Oo pa. Oo naman. Pag binastos ka, makikipagbasagulo ako. Naku, talaga? Mahal mo na ako, ha, friendship? Oo. Kasi ayaw kong mawala ang mauutangan ko na friendship ko na nagpapamerienda sa akin. Ah? Ganun lang yon? Ah? Nakakasal ka naman? Nakakainis ka? Layo ka nga sa akin dito. Nung akala mo sa akin, sugar mommy, 5'6", pawn shop, asar ka talaga. Diyan ka na nga. Uy, huwag ka naman magalit. Sige ka. Uy, Irena, antayin mo ako. Gawa naman to. Sige ka. Ewan ko sa'yo dyan, ha? Uy! Libre mo pa ako ng merienda! Naku! Nagtampo na sa akin.
si Pedro, mahilig mangkwento. Take at may gagawin ako sa kanya. Ayun siya, nag-iisa, nag-iisip na naman. Aagawin ko yung pinapakinggan niya. Lalapit ako sa kanya. Uy! Akin na yan! Masisi na yan! Di sa akin yan! Akin na! Ito, pare! Para sa'yo! kukunin mo! Kumakukuha mo sa akin, Pedro! Masyalo ka kasing kwento ng kwento eh. Lalo na yung mga horror na kwento mo. Dapat yung siksing huwitli din naman. Para mas may dating. Hindi mo na makukuha ito. Magkwento ka pa. Ano ba? Akin na. Akin na yan. Di sa akin yan. Akin na. Ano kaya ang nangyari sa tatay ni Pedro? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.